What's up guys, welcome back again to my YouTube channel. Ang labo, bakit ang labo? Matagal-tagal tayong nawala mga brother. 40 days videos, madali ang editing lang kasi marami pa akong gagawin eh. So, ang mahalaga naman ay makapag-share tayo ng word of God. So, hindi ko na ano lalagyan ng mga maraming effects kasi nga matagal eh at saka kailangan ko rin ng pahinga. Pahinga? So, syempre nga kailangan ko rin minsan matulog. Minsan kasi hindi na ako natutulog. So, I hope na marami kayong matutunan. Peace. So, hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, for today's video, magde-devotion tayo and mag-sharing tayo ng Word of God. So, bago tayo mag-start, please hit the subscribe button and also hit the notification bell below para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. So, tara! So, ang title natin ngayon ay Be Free from People. Mahalaga ang kalayaan. Kalayaan from Satan, sa kasalanan, sa kaparusahan ng kasalanan, at marami pang iba. That is why longing for freedom is natural for a man. Some of the greatest movement of humanity are to set themselves free. Mga pagkilos para lumaya sa mga nang-aapi at sa mga sumasakop. There are also individual movements to entail achievements of freedom. Pagtakas sa bilangguan at sa mga nang-aapi. Satans like to dominate and to enslave, but Jesus sets free. At sa pag-welcome natin sa mga bagong opportunities na dumarating sa ating mga buhay, gusto natin bigyan ng emphasis ang concept ng freedom. Sabi dito, no amount of religiosity will cover up for lack of freedom dahil nagiging Diyos-Diyosan ang reliyon. Mga batas ng tao at nakaugalian na, but Jesus sets free. And therefore, the people of the Lord must be free. At ito pa ang pinaka-crucial element of spiritual freedom is to be free from people. How is it possible to be free from people? Paano ba tayo makakalaya sa mga tao? Maraming paraan. But we're going to share a few facets of what is true. So, yung number one is do not be economically dependent on people hangga't kaya pa ng ating mga katawan. So, syempre, exempted na yung mga bata at saka yung mga matatanda rin, syempre, exempted sila. O kaya naman yung mga taong may malubhang karamdaman, yung may mga sakit, yung mga hindi na makalakad, gano'n. Hindi dapat tayo umasa sa ibang tao sa ating mga kakainin, ikabubuhay at mga pangangailangan. Kahit ang taong iyon ay ating mga kamag-anak. Example, kuya ko, tita ko, magulang, anak, gano'n. Pero para sa akin, hindi naman masamang humingi ng tulong minsan sa ibang tao. Pero dapat may control pa rin, may limitation pa rin. Sabi pa dito, earn your own keep. It's important to earn your keep, to make money, and to keep money. You became prisons of the one who supported you. Totoo. Lagi ka na lang aasa. Lagi ka na lang aasa. Hindi ka makakilos kung susuportahan ka na lang lagi. Lagi ka na lang aasa. Mawawalan ka ng sarili mong desisyon. Minsan, mas magandang ikaw ang nagdesisyon kahit mali pa yun. At least, pagkatapos ng desisyon mong yun, syempre matututo ka naman sa pagkakamaling mong yun. So, magsisisi ka kung hindi mo sinubukan yung mga bagay na dapat sinusubukan natin. So, for example na lang, ililibre ka ng kaibigan mo sa restaurant. Tapos, tatanungin ka na magbabayad. Kunyari, Ken, anong gusto mo? Tapos ako, hindi ako makasagot kasi nahiya ako eh. So, sasabihin ko, kahit ano, sasabihin sa'yo ng kaibigan mo, Ken, anong gusto mo? Tapos sasagot ko, kahit ano. Tapos sasabihin ng nanilibre sa'yo, anong kahit ano, wala naman kahit ano dito.
So, parang may inis pa sa'yo yung manilibre sa'yo kasi ilibre ka na nga niya, nahihirapan pa siyang ilibre ka kasi pinapahirapan niyo pa yung mga sarili niyo. Pero syempre, yung walang pera, baka hindi makapagsabi kasi baka mahal yung mabili niya. So, kung sobrang mura naman yung mabibili, kuyari, so, kung sobrang mura naman ang mabibili ko, parang lugi naman ako kasi ililibre na nga ako. Handang magbuwis ng pera ang kaibigan ko para ilibre ako. Tapos, mumurahan ko pa yung presyo ng bibili ko. Syempre, to the max, nalilibre ka na nga eh. Kapal na mukha. That's why Christians are taught by scriptures to work. Itinuturo na dapat 6 days of the week we should work. Pinagkakaguluhan ng maraming relihiyon ang 6 days of rest, pero nakakalimutan nila ang 6 days you should labor. At maging si Paul man ang nagsabi, if anyone does not work, let him not eat. No, Paul, yun, hindi ko makawin. Kaya kailangan din natin minsan gumawa ng paraan para mag-earn ng money. Hindi yung inaasa lang lahat natin sa mga magulang natin, sa kuya natin, sa ate natin, ganyan. So sabi dito, si Paul, even when he was doing his mission and was fully entitled to the support of the church, ay nagtatrabaho pa rin siya para kumita. So ganun yung heart ni Paul, na kahit sobrang busy niya sa ministry, kahit sobrang busy niya sa work, so kahit ganun, gumagawa pa rin siya ng paraan para magkapera. And then, sabi pa dito, scale down your desires to suit your resources. Ang mahalaga ay kumikita tayo at hindi tayo economically dependent sa isang tao. Kung hindi kaya i-increase ang ating resources at hindi natin makuha yung mga gusto nating makuha, you should scale down your desires. Para kung ano lang ang meron tayo ay magkasya. And next, do not covet what belongs to others. So sabi sa Exodus 20 verse 17, you shall not covet your neighbor's wife or his manservant or maidservant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. Huwag kang magnanasa ng hindi sa'yo. Oras na naghangad ka ng pagmamayari ng ibang tao, magigising ka na lang na isa ka ng alipin. Pero kahit kayo ay mahirap at hindi kayo interesado sa yaman ng iba, kahit malaglag ang kanilang mga kayamanan, mga hikaw, mga singsing, wala kayong pakialam, taas noo kayo sa buhay. Taas noo. At hindi rin kayo magiging sunod-sunuran. Kaya itinuturo sa Biblia na huwag magnasa ng pagmamayari ng iba. That is the way to keep yourself free. Free. And sabi pa dito, do not covet people's affections and attentions. Pag dumating yung time na naglimos ka na ng oras at pag-ibig, isa ka ng alipin. Lalo na ang mga young people. Kung ayaw sa'yo, edi wag. Huwag kang magmamahal ng hindi ka mahal. Magpakatalino kayo sa buhay. Hindi yung konting kibot lang, magmamalimos ka ng pag-ibig sa ibang tao. Hindi yung parang sa kahit konting pagtingin nang mamalimos ka na ng pag-ibig. Sabi nga sa kanta, kahit konting pagtingin na nang gagaling sa'yo. Do not covet a love that is not being given to you para maging malaya ka na. And also, do not covet anybody's body and beauty. The moment na na-attack ka na sa isang tao at pinaghangaran mo na siya, alipin ka na niya. Kaya itinuturo din sa atin ng Biblia na kontrolin ang paghahangad. Do not be intimidated by position. Huwag kayong ma-intimidate sa mga taong mataas ang posisyon. Kahit gaano kataas ang ranggo nun, gagamitin niya yon para ikaw ay alilain at apihin. Do not be intimidated by position or even by age. Timothy was a very young Christian worker and preacher. Sabi nga sa kanya ni Paul sa 1 Timothy chapter 4 verse 12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Do not be afraid to be alone. Sa ating kultura, mahalaga ang pakikisama, pero dapat may mas malaga tayong pinapahalagahan.
And also, do not love too much. Some people love other peoples too much that those people become their idols. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, love the Lord your God with all your heart and with all your souls and with all your strength. So yun nga guys, maraming salamat sa panonood and I hope and pray na marami ulit kayo natutunan sa devotions natin today. And sana marami kayong mga insights na nakuha para ma-share nyo rin sa mga kaibigan nyo. So, shout out kay Alessandra Nicole Josay. Yan, Josay yan. Shout out sa'yo, Josay. So, yun lang guys. Maraming salamat. And also, please don't forget to subscribe and hit the notification bell below para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. So, bye-bye!